Napahawak si Lara sa sariling ulo na magising. Umikot pa rin ang tingin niya at feeling uhaw na uhaw. Bumangon siya at nanghihinang tinungo ang banyo at nag-shower. Napasinghap siya nang lumapat ng malamig na tubig sa katawan. Pagkatapos mag-shower, medyo gumana ang pakiramdam niya. Na makapabihis na rin niya ang oras, alas 11 na ng tanghali. Siguradong gising ng anak at nangako pa naman siya na sasamahan to sa park para magbisikleta. Napamura si Lara. Dali-daling bumabat na sa lubong niyang ina. Oh, butit gising ka na. Kuha ikaw talagang bata ka. Sabi ko sa iyo kagabi, huwag magpapagabi ng uwi. At uwi ba dapat ng babae ang alas 3 sa madaling araw? At lasing na lasing, hindi ka pa uwi kundi ka sinundo ng asawa mo. Sermon ng ina sa kanya. Oh, si Paolo po, sinundo ako? Paano? Naguguluhang tanong ni Lara sa ina. Ang pobreng asawa mo, hindi mapakali. Nung wala rin mang gabi, di ka pa umuwi. Lalo't di mo sinasagot ang tawag niya. Buti na alala kong lugar kung saan kayo ng mga kaibigan mo. Pinag-alala mo kaming bata ka. Galit pa rin sabi ng ina. Tama bang narinig niya? Concerned sa kanyang asawa? Wedi nga. Nawala ang nararamdaman ni Larang inis sa lalaki. Nainis kasi siya sa ginawa ng lalaki sa kantin noong isang araw. Nakikinig ka ba sa akin, Lara? Niyakap niyang ina at humingi ng paumanhin. Sorry po, hindi na po mauulit. Talagang hindi. May anak ka na at asawa. Hindi ako mang kinikilos mo. Tahimik na lamang siya. Anak, oo, pero asawa? Hindi siya sure. Kundi niya nga alam kung ano sitwasyon nilang dalawa. Minsan mabait, minsan naman ang sungit. Di ba nga, sabi pa nito, he did this because of their sort? Bigla namang huminahon si Aling Baby. Kumain ka na at alam kong kumakalam na yung sikmura mo. Napangiti si Lara sa ina, tinilikan dito sa pisngi. Salamat po. Inay, asan nga po pala si Robby? Tanong ni Lara sa ina ng maalalang anak. Ayun, sinamahan ang ama na magbisikleta sa park. Kanina ka pa ginigising. Ayaw mo magising, tinanong ama kung bakit. Sabi mo daw sasamahan mo siya sa park ngayon. Natutop ni Lara ang sariling noo. Hihingi na lang siya ng paumanin sa anak pag uwi nito. Pagkatapos kumain, tinungo niya ng kwarto. Naalala niyang tawagan si Marian o si Roland. Wala siyang maalala kung ano nangyari kagabi. Kinawa niyang cellphone sa bag pero lobat. She took her charger and charged her phone. Nang marinig ni Lara ang boses ng anak sa baba, mabilis siyang bumaba. Ma! Nakita niyang masaya at excited na anak. Lumuhod siya sa tapat nito at hinilikan ito. Sorry baby, mama had a little headache. Pabawi ako sa susunod, okay? Hinging paumanhin niya rito. Lumingon siya sa dating asawa na nooy nakatutukan tingin sa kanilang mag-ina. Gwapong-gwapo ito sa suot na t-shirt at sweatpants. Kahit naman anong suot nito, gwapo pa rin ito eh. Bigla naman siyang natauhan na magsalita ito. Next time, don't make promises that you cannot keep. Patungkol ni Paolo sa kanya at pagkatapos, binalingan ng anak. Robby, go upstairs and have a bath. Kanina ka papawisan. Utos ito sa anak at tinawag si Corinne para tulungan ng anak. It is okay, Corinne. Ako nang bahala kay Robby. Sabi ni Lara sa dalaga na nooy patungo na sa kanila. No, let Corinne help him and you. We need to talk. Madirim ang bukang sabi ni Paolo sa kanya. Is daddy angry? Bulong sa kanya ng anak. Ilang buwan pa lang sila nakatira magkasamang ama, pero mataas ang English ni Robby. Nahawa na rin sa ama na English speaking. Bata nga naman mabilis matuto. Pero siya, English parok pa rin. Robby, come here. Yaya ni Corinne sa anak. Bumulong ulit ang anak sa kanya. Good luck, ma. At tumakbo na ito papunta kay Corinne. Natigagal naman siya sa sinabi ni Robby. Inaasar ba siya ng anak? Hay, minsan talaga parang dito yung 5 years old kung umasta. Tumayo siya mula sa pagkakalohod. Hinarap ang gwapong lalaki. Ay, este, ang galit na lalaki. Ano naman ang pag-uusapan natin? Kung tungkol sa pagsama mo kay Robby sa park, thanks. Nakatikwas ang usong sabi ni Lara kay Paolo. Hindi niya pinansin ang galit sa mukha nito. At tinaliguran na to kasi kung tatagal pa siya sa harap nito, baka hilahan niya na ito at halika ng gwapo kasi, talaga, lalo pat namumulampis ngay gawa ng init sa labas. Medyo nanganig pa ang kanyang kalamnan sa naisip. Not so fast, lady. At tinila siya nitong bigla. Dahil nabigla nawalan siya ng panimbang at pareho silang nabuwal. Maagap naman si Paolo at imbes na sasayag ng bagsak niya ay sa matipunong katawan siya nito humantong. Napapikit siya na maamoy ang swabing amoy nito. Ay, Diyos mio, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Gulat na tanong ng kanyang ina nang madatnan sila sa hindi kaya-ayang sitwasyon. Nagulat silang pareho nang marinig ang boses ng kanyang ina. Bigla sila lang bumitaw sa lalaki at matuwid na tumayo at humarap sa ina. Ho, kasi po ina eh, hindi niya alam ang sasabihin.
Aksidente po, Nay. Nawalan po kasi ako ng panimbangat. Akmang tutulungan naman ako ni Lara. Nang mahina ko siya kaya bumagsak siya sa harap ko. Sorry po. Napakamot pa sa batok na paliwanag ni Paolo. Ah, ganun ba? Akala ko'y kung ano na. Walang anumang sabi ng matanda. Eh, si Robby ba'y umakit na? Pareho silang napatango sa matanda. Iniwan na sila nito tumakit na sa itaas. Nagkatinginan silang dalawa. Bigla na larang binawi ang tingin sa lalaki at sumunod na sa ina. Paakit siya ng hagda na magsalita ito. Next time, don't get drunk in the company of others because every time you get drunk, you do stupid things. Tumigil si Lara sa pagkakit at lingon si Paolo, pero nakatalikod na ito papuntang kusina. Ano kayang ibig sabihin ng kubog na to? May ginawa ba siyang mali kagabi? Ay, ewan. Wala siyang maalala last time na naalala niya nagsasayaw sila ni Marian at inakay na sila ni Roland paalis ng dance floor. At pagkatapos ay wala na siyang maalala. Blanco na, as in blank. Ipinilig niyang ulo tuloy ang umakyat. Tatawagan na lamang niyang kaibigan. Nabuksan niyang cellphone, maraming messages ang pumasok galing kay Marian at Roland. Nag-aalala ang mga to. Pagkatapos sagutin ang mensahe ng kaibigan at sabing okay at safe naman siyang nakauwi, lumabas na siya ng kanyang silid at tinungo ang silid ng anak. Napasundal si Paolo sa kanyang upuan at hilot-hilot ang noo. He feels so tired. Tinignan niya ang oras, 7 o'clock na. Sigurado may mga trabahador pa rin sa baba. Kasi up to 9 p.m. ang overtime sa pabrika. Sigurado nakauwi ng asawa. Mula kasi nung makasama ito at ang anak, hindi niya na pinayagan na mag-overtime. Nung una nga ayaw pa nitong pumayag, pero sa huli napapayag din niya. Kasi sabi niya para daw may time ito sa anak. Tinawag niya ang sekretarya. Yes sir? Sabi nito na makapasok. Trixie, have you done all the preparation for the meeting of my clients for tomorrow? Tanong ni Paolo sa sekretarya. Tumango ito. All done, sir? Good. At yung final pinapasummarize ko sa'yo, tapos na ba? Tumango ulit ako. Okay, put it on my desk tomorrow morning and you can go home now. Sabi ni Paolo sa sekretarya. Tumango ito at umalis na ng silid. He collected some of his work and put it in his bag when he heard his cell phone ringing. Tinignan niya ang caller at nagulat siya na mabasa to. Hello, sagot niya. Hello, honey. Nakaramdam si Paolo ng excitement na marinig ang malamig na boses ng babae sa kabilang linya. Can't wait to see you. Miss you terribly. Sabi ulit ng nasa kabilang linya. I miss you too, honey. Where are you? Are you still at work? Sunod-sunod ang tanong niya sa kausap sa kabilang linya. I am here at the airport. Can you pick me up? What? Lindsay, don't make a joke like that. No, I am really here. I wanted to surprise you. Narinig pa ni Paolo ang may hinatawan nito sa kabilang linya. Are you really serious? Pariniguro niya dito. Yup, hurry up, okay? Can't wait to see you. Sabi nito sa bababa ng telepono. Kinuha na ni Paolo ang kanyang gamit at nagmamadaling lumabas ng opisina. Naabutan pa niya sa Trixie na nag-aayos din. I will go ahead, sabi niya sa dalaga. Hindi niya nainantay ang sagot nito at nagmamadaling niya ng tinungo ang elevator. Wala pang 30 minutos, nasa airport na si Paolo. Nakita agad niyang babae. Kahit saan talaga ito magpunta, hindi maiwasang pagkaguluhan. Matiim niyang tinitigan ng magandang dalaga na nao'y busy sa pagpipicture ng mga fans. Siya si Lindsay Ruiz, isang international model. Isa to sa napakaraming Pilipina na mapala na nabigyan ng break sa ibang bansa at nag-iisang anak ni Ramon Ruiz na may-ari ng Ruiz Enterprises. His girlfriend for 3 years now. Nakilala ni Paolo ang dalaga sa isang pagtitipon na ginanap after ng show. Mabait at hindi snap tulad ng isang sikat at mayaman. Ika nga down to earth ang babae kaya nakagaanan niya ng igandang loob. After a few dates, they will become an item. Balak na sana ni Paolo na mag-propose dito nung nasa stage siya, kaso hindi natuloy kasi nga kailangan niyang umuwi ng Pinas. Balak niya dito sa Pinas mag-propose pero biglang nagbagong lahat na makita niyang dating asawa at ang anak. Hindi nito alam ang tungkol sa anak niya. Hindi rin niya may pagtapat dito at magkausap sila sa telepono. At least, she knew about Lara. Kumawain si Paolo sa nobya na mapatingin ito sa gawin niya. Matamis na umiti ito sa kanya. Magalang namang nagpaalam ito sa mga fans at tinungo pa nito ang sasakyan ng nobyo. Lumabas naman ang sasakyan si Paolo upang salubungin ang nobya. Sabik na niyakap niya ito. How I've missed you, honey. I miss you more. Binidiwan niya ng nobya na mapansin niya na may kumukuha ng litrato sa kanila. Ito ang ayaw na ayaw ni Paolo. Alam niyang supermodel ng nobya pero hate niya ito na may mga kumukuha ng picture nila. He hates showbiz. Napansin naman ito ng nobya kaya pumasok na ito ng sasakyan. Pumasok na rin siya at pinandar niya iyon palayo sa lugar. Humilig si Lindsay sa balikat ng nobyo habang nagdi-drive naman ito.
Alam ba ng daddy mong nandito ka? Tanong ni Paolo sa nobya. Nope, he will be worried if he watches the news. Siguradong nasa news ka na ngayong gabi. Sabi ni Paolo sa nobya. Hindi nito pinansin ang sinabi niya bagkus may pagtatampong nagsalita at hinarap siya nito. Are you angry with me? Of course not, honey. You know how much I miss you. Maybe just a little tired. At hinawakan ito sa kamay at dalala yon sa kanyang dibdib. Umiti naman ang nobya at humilig ulit sa balikat niya. Can I stay at your place tonight? Malambing ang tanong nito. How can you even ask me a question like that? Of course you can. It goes without saying. Mabilis ang sagot ni Paolo sa nobya at binilisan ang pagdadrive. Nang nasa labasan ng elevator sa isang building sa Makati, kung nasan ang kanyang kondo, ay sabik na hinilikan niyang nobya at kumanti naman to sa kanya. Bumitaw lang sila sa isa't isa nang bumukas ang elevator. Nang makapasa sa loob ng kondo, pinupog ulit niya ng halik ang nobya. Giniya ito sa kanilang silid. Robby, matulog na tayo. Yaya ni Lara sa anak. Nasa entertainment room sila. Sumasakit ng kanyang mata sa panonood at isa pa inaantok na siya, may pasok pa siya bukas. No, mama. I will wait for daddy. Sagot ito at binalik ang tingin sa pinapanood. Tiningnan ni Lara ang oras at alas 9 na ng gabi. Yung mga magulang niya kanina pa nagpapahinga kasi medyo tumaas ang presyon ng ama. Lumabas siya ng room. Nakita niya si Aling Rosa na busy sa paglilinis ng kusina. Aling Rosa, magpahinga na po kayo. Magalang na utos si Lara sa matanda. Ko, matatapos na rin ako at saka isa pa. Hindi rin ako makatulog at wala pa si Corinne. Sagot ni Aling Rosa. Akala ko pa eh, hanggang alas 6 lang ang pasok ni Corinne. Nagpaalam daw, pwede kasi na isang kaklase. Ah, ganun po ba? Sige po, patutulugin ko na rin si Robby. Ayaw matulog, inaantay ang ama. May pupuntahan yata kasi pinauwi ni Delphine ng maaga. Hindi ba tumawag sa'yo? May pag-aalala rin sa boses ng matanda. Hindi po, pero wag po kayo mag-alala at tatawagan ko po. Tumango lang ang matanda. Binalikan ni Lara ang anak at ini-off na ang monitor. Ma, I still want to watch. Maktol pa nito. Nope. Come. Matulog na tayo at hindi maganda sa batang nagpupuyat. Hindi na to sumagot at sumunod naman. Inihiga niya nito sa kama na magsalita ulit to. Ma, I want to talk to daddy. Okay, wait. I will call him. Pero wag ka. Kanina pa niya gustong tawagan to kasi nag-aalinlangan siya. Baka sabihin na minomonitor niya ito. Pero ngayon may reason na siya para tawagan to. I-deny lang ni Lara ang number nito. Nag-ring naman kaso ring lang ng ring. Nainis na ng hudyo. San kaya ito at bakit di sinasagot ang tawag niya? Denial niya ulit ang phone sa wakas. Sumagot ito. Hello? I'm busy. At binabaan na siya ng phone. Nainis siya. Wow talaga? Ganun lang? Ako kaya pinagkaabalahan ito sa gantong oras? Bumalik na siya sa anak. Sorry baby, we'll sleep na, okay? Daddy is still busy. He can't talk right now. Paliwanag pa ni Lara sa anak. No, I want my daddy. Umiiyak na ito. Lalo siyang nainis sa dating asawa. Paano kasi mula nang tumira sila dito at tasanin ng anak na ito laging katabi bago matulog. Hay, naku naman. Ayaw pa naman niyang umiiyak ang anak. Robby, tahan na, okay? Maya-maya lang, nandito na si daddy. Gusto mo bang basahan kita ng story or kakanta na lang si mama? Pag-aalon niya sa anak. Tauhan naman ito at bigla nagsalita. Okay, mama. I will not cry. Basta please don't sing. Nagulat si Lara sa sinabi ng anak. Talaga lang naman. At bakit ayaw mong kumanta si mama? Lagi naman kitang kinakantahan noon ah. Masakit po kasi sa tenga, mama. Nangingiti ang sagot nito sa kanya. Ganon? Halika nga ditong bata ka? Kunyari galit pang sabi niya. Na makalapit dito, kiniliti niya ito. Napatawa naman to. Na makitang okay ng mood ng anak, tumigil na siya at pinupog ito ng halik. Nalinis naman si Paolo nang hindi sumasagot si Lara sa tawag niya. Ring lang ng ring ang cellphone ito. Nagsisituloy siya kung bakit niya ito binabaan ang telepono kanina. Napansin naman siya ng nobya. Han, is there a problem? Hindi ni Paolo sinagot ang tanong ng nobya. Tinawagan ulit niya si Lara pero hindi niya na makontakt. Bumaling siya sa nobya na noon ay nakatingin lamang sa kanya. Humingi siya ng paumanhin dito. I am sorry, Han. I need to go home. Tumayo siya mula sa kama at mabilis na nagbihis. Why? What happened? Is something wrong? May pag-aalala lang tanong ni Lindsay na biglang napaupo sa kama. Umiling si Paolo sa nobya. She did not answer my call. I am worried something bad might happen. Paliwanag niya sa nobya. Biglang napatay ang babae at di alintana ang hubad nitong katawan. At hinarap ang nobya na noong nagsusuot na ng sapatos. Who is she?
Who are you talking about? Napatingin lang si Paolo sa nobya. It's Charmel. Pagsisiraling ni Paolo dito. Kinala nito ang kapatid niya dahil nung huli siya nagbakasyon dito sa Pinas, dila niya ng nobya at pinakilala sa mga magulang at kapatid. Matiim siyang tinitigan nito. Alam ni Paolo, hindi ito kumbinsido, pero kailangan niya magsinungaling. Dahil hindi pa itong tamang panahon para ipaalam sa nobya ang tungkol sa arrangement nilang dating asawa at anak. Hon, I'm really glad that you are here and you know that I love you very, very much. However, I need to sort this out and I will be back as soon as possible. Pero teka, bakit ganoon? Nang sabi niyang salitang I love you, parang di siya kumbinsido sa sarili. If you are that worried, why don't you call tita or tito? Nakataas ang kilay nito at halatang dismayado. Niyakap ni Paolo ang nobya na nooy nakasuot na ng roba. I did call them but nobody answered. Sagot na lang niya at namabas na nasilid. Sinundan siya ng nobya. Okay, I hope that they're just fine. Then give my regards when you see them. Malungkot na sabi nito. Okay, I'll give you a call when I get there. And thanks for understanding. At tinilikan ang nobya sa noo at tuloy na nga umalis. Malungkot namang sinundan ng tingin ni Lindsay ang papalayong nobyo. Ganon-ganon lang. This was supposed to be a celebration. Instead, it turned out to be disappointing. Bakit ganon ang feeling niya? Nagsisinungaling ang nobyo, pero agad din niyang binawi ang naisip niya. Hindi fair sa nobyo na pag-iisipan niya na masama. Baka nga naman emergency at baka nga naman nagsisinungaling ang nobyo. Alam niya kung gaano siya kamahal nito at ganon din siya dito. Sa loob ng 3 taon na niyang relasyon, ay tapat ito sa kanya at alam niya iyon. He is not like other men. He is sincere and loving. That's why she loves him more. Sinira niya na ang pinto at nagbihis. Wala nang rason para matitili pa siya sa kondo ng nobyo niya, kaya na makapag-ayos kahit ayaw man, tinawagan niya ang ama. Maghahating gabi na makauwi si Paolo. Tahimik ang loob ng kabayan. Tinungo niya ang silid ng dating asawa. Kakatok sana siya pero nag-aalangan siya. Ayaw niyang istorbohin to at alam niya na may pasok pa ito mamaya. Pinihit niyang siradura at bumukas ito. Hindi ito nakala kaya tuluyan na niya itong binuksan at pumasok. Kinabahan si Paolo na hindi niya nakita ang asawa sa sarid nito. Paano kung emergency nga ang tawag ito kanina? Di naman siguro dahil kung may emergency, tumawag na sana si Mang Delfino di kaya si Corinne. Tinungo niyang sarid ng anak. He felt relieved when he saw his wife sleeping soundly with her son. For the first time, he felt happy and contented by staring at them. Umupo siya sa tabi ng anak. Hindi niya namalayan ang oras at itigunupo na rin siya ng antok, maybe dahil na rin sa pagod. Iminulat ni Lara ang mga mata nang may maramdamang mabigat na bagay na nakadagan sa binti niya. Bakit ang bigat naman yata ng paan ni Robbie? Bulong pa niya. Para magulat lamang di paan ang anak ang nakadagan sa kanya, kundi paan ang dating asawa. Nasa paan na nilang mag-ina ito? Bakit kaya doon to natulog na may nakapa si Lara na awa nang mapansin na hindi man lang to nakapagpalit ng damit, pantulog? Siguro nga pagod talaga to. Hindi niya namalayan kung anong oras ito umuwi. Dahan-dahan niyang pinalis ang paan nito na nakadagan sa binti niya at maingat na bumangon. Kinuha niya ang cellphone para tingnan kung anong oras na para magulat lamang. Ang dami ng missed call galing sa asawa niya. Hindi niya napansin o narinig ang tunog ng kanyang cellphone kagabi. Noong nakatulog na kasi ang anak, nakatulog na rin siya. Tuloy na siyang bumangon at tinungo ang pintuan. Muli niyang sinulyapan ng mahimbing na mag-ama at napangiti sa sarili. How I wish na every morning ganito palagi. Sana ibang sitwasyon nila ng asawa. Naisip niya, paano kaya kung di siya umalas ng araw na yon? Magiging iba kaya ang sitwasyon nila? Natutunan kaya siyang mahalin ni Paolo? Masaya kaya sila nagsasama bilang mag-asawa ngayon? May katanong ang pumasok sa isipan ni Lara. Sana hindi umabot ng 6 taon ang anak bago nito nakilala ang ama. Nalungkot si Lara sa naisip. Kahit anong gawin niya, nangyari na iyon. Sabi nga hindi na may babalik pang nakaraan. Tinapunan niya pa ulit ng huling salya pa mag-ama at tuloy nang namabas ang pinto. Tinungo kanyang kwarto at mabilis na naligo at nagpalit. Pababa na siya ng hagdanan na makasalubong ang ina. Inay, magandang umaga po. Bati ni Lara. Sa ina. O, tamang-tama. Kanina pa naghihintay si Delphine sa'yo. Oh, sige po, salamat. Tiring na niyang oras at 7:30 na. Patay. Bulong ni Lara sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.